Magandang buhay, Kabamba! Isa na namang ulam recipe na isishare ko sa inyo ngayon, Kabamba, na tiyak na magugustuhan nyo. Ito ang spicy bopis. Kaya tara na, manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome po ulit dito sa Bamba's Kitchen. Una, maglagay muna tayo ng mantika sa mainit na kawali. At gagamit tayo dito ng strainer, Kabamba. Naglagay lang ako ng isang kutsarang atsuete. Buto po yan ng atsuete. Pwede naman kayong gumamit dito ng powder, Kabamba. At kung okay na, dito na natin igigisa yung ating bawang, sibuyas, at luya. Ito yung mabilisang paraan ng pagluto ng bupis, Kabamba, dahil hindi na natin ito kailangan pang pakuluan yung ating baga ng baboy. Tama po yung narinig nyo, Kabamba. Baga ng baboy lang po yung aking ginamit. Pwede naman ninyong dagdagan ito ng puso ng baboy. Kung nagisa na, Kabamba, ilagay na natin yung ating baga ng baboy. Pinagiling ko na pala yan sa aking suki sa bayan. Time consuming din kasi yung pagpapakulo dito at yung pagtadtad. Kaya naisipan ko na lang na ipagiling ito sa aking suki. Pero depende naman sa inyo, Kabamba, kung gusto nyo yung pakuluan muna. Ito palang niluluto ko, Kabamba. Kulang 1 kilo po ito. Mga 850 grams lang ito. At nabili ko ito ng 150 pesos. O diba, Kabamba, napakamura lang. Sa panahon ngayon na mataas ang presyo ng ating bilihin, kailangan natin talagang mag-isip ng mga ulam na pasok sa ating budget. At kung nagisa na ito, nilagyan ko ito ng maraming paminta. Tama po, Kabamba, mas masarap pag mas maraming paminta. At nilagyan ko ito ng soy sauce. At lagyan lang natin ito ng dahon ng laurel. Iba rin kasing may ibibigay na lasa ng dahon ng laurel. Kayo, Kabamba, mahilig din ba kayong maglagay ng dahon ng laurel? Ako, isa o dalawang dahon lang ang aking nilalagay dahil sobrang tapang yung kanyang lasa. Kabamba, kung bago ka pa lamang dito sa aking page, pwedeng paki-follow and like naman po ang Bamba's Kitchen para lagi kang updated pag may mga bago akong upload. At kung nagustuhan mo itong video na to, pwedeng paki-like and share, Kabamba. Advance thank you sa inyo! Isunod naman natin ilagay yung ating labanos. Hiniwa ko lang ito ng maliliit. Tsaka natin ilagay din yung ating carrots at bell pepper. Naglagay lang ako dito ng tubig. Eksaktong pagluto lang natin dito sa ating mga gulay na nilagay. At tinimplahan ko lang ito ng patis. Depende sa inyo, Kabamba, kung patis o asin yung gagamitin ninyo. Nilagyan ko rin ito ng MSG, Kabamba, at dinagdagan ko ito ng paminta. Isinunod ko naman nilagay yung ating isa't kalahating kutsarang suka at yung siling haba ang magpapaanghang dito sa ating spicy bupis. Kung gusto nyo ng mas maanghang pa, lagyan nyo ito ng siling Taiwan o kaya siling labuyo. Yung bang umuusok na yung inyong tenga at saka yung bunganga. Joke lang, Kabamba. Karamihan kasi sa mga kalalakihan, mas gusto nila yung maanghang. Lalo na yung mga manginginom dyan. Yan, luto na ang ating spicy bupis. Ganito lang kasimple lutuin ito, Kabamba. Kaya ano pang hinihintay nyo? Magluto na rin kayo. Follow me for more! Maraming salamat sa panonood, Kabamba! Hanggang sa muli!